11 ng Mayo, Sabado, sa 3rd linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ng mga alagad ni Jesus, mabigat ang salitang ito. Sino ang makakarinig sa kanya? Alam naman ni Jesus sa loob niya na nagbubulong-bulungan tungkol dito ang kanyang mga alagad, kaya't sinabi niya sa kanila, nakaka-iskandalo ba ito sa inyo? Ano kaya kung masaksihan ninyo ang anak ng taong umaakyat sa dati niyang kinaroroonan? Ang espiritu ang nagbibigay buhay, walang bisa ang laman. Ang mga salitang binigkas ko ay espiritu, kaya buhay. Datapwat ilan sa inyo ang hindi naniniwala, sapagkat alam ni Jesus mula sa simula kung sino ang mga di maniniwala at kung sino ang magkakanulo sa kanya. At idinugtong niya, dahil dito kaya ko sinabi sa inyo na walang pwedeng lumapit sa akin malibang ipagkaloob ito sa kanya ng Ama. Kaya mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na nagpatuloy sa pagsama sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa 12, gusto ba rin ninyong umalis? Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Mga salita ng buhay na walang hanggan ang iyong salita. Naniwala nga kami at nakilala namin na ikaw ang banal na Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, Panginoon, kanino kami pupunta? Mga salita ng buhay na walang hanggan ang iyong salita. Natagpuan natin sa salita ni Jesus ang tunay na buhay at ang daan ng ating kaligtasan. Ano pang hinahanap mo? Batid ng mga alagad ang kahalagahan ni Jesus sa kanilang buhay, kaya nabaliwala ang lahat ng bagay liban sa kanyang salita. Panginoon, kanino kami pupunta? Ito ay pagpapahayag ng kanilang pagtitiwala, sapagkat narinig na rin naman nilang mangaral ang mga Pariseo at mga eskriba. Walang katumbas ang husay, lalim at kakayahang magpabago ng pangangaral ni Jesus. Samantala, ang ibang salita mula sa mga puwad na tagapangaral ay nagdudulot ng pagkalito, pagkaligaw at kaparusahan. Pagsasagawa, sa buhay mo ngayon, ano pa ang hinahanap mo? Nasa Panginoong Jesus ang lahat ng kasagutan sa ating hinahanap. Saan ka pa pupunta?